sa large weight po, 80 kilos, binagsak ko sa wet market, eh kakilala, binigay ko lang ng 190, mas mababa. Kaysa sa iba, ibibigay po natin yung mas magandang presyo. So 190 na lang po, pag binenta po natin sa 80 kilos, mapatak po yan ng mga 15,000 or 15,000, mga ganun po. So doon na lang po sa isang baboy na yun. Pagka after 3 months, bibigay po sa inyo 5,000 na at saka yung 3,000 na kapital. Magkano po magkikira kay Farm to Market? 7. Nasa 7,000. So, yung sinasabi nila, laki naman ang porsyento, laki naman ang ito, hindi po. Pero matitira po sa amin dyan, syempre sa costing, may matitira sa amin dyan 3,000 to 4,000. As even share po, kasi yung interest po niya, makapasok naman po sa expenses ni company at ng farm. Pero sir, may tanong pa ko. May less pa po yun, di ba? May mga 5% sa mga referral? Opo, napakalit so, po. Ah, okay. Pati po sa mga 1%, ganun po. I-adding nyo na po yung sa 5,000, magkano na po. Alam nyo po ba, sige. Bigay ko na rin po sa inyo costing ng bagay. Pag sarili ko pong inahin, kasi may mga friends din po ako, let's say sabihin natin dito, kayo, isang community po tayo na lang, may pinggari. Okay, sorry. Kayo po may mga inahin. Pinausap ko, magdagdag po kayo na inahin. Ako magkapakain, ako may sagot ng similya, at pagka naman na kayo, bibiling ko pa. Okay, so paano costing nun? Yung isang inahin nyo, sagot ko po yung pagkain. May sarili po akong gawaan ng feeds. Yung nutritionist po ako. Yung isang sako ng BMEG, magkano po? Sino ba nagbabay dito? 1,000 plus. Pero ang tunay na costing po nasa 400 na po yan. Bakit napakamahal? Kasi ho, may pangalan ko tayo hinapit. So ngayon, sa bagay na yun, hindi po ako nalulugay. Kasi pagkalan si sabi natin isang similya, pag maanap po ang bago, ilan po ang pwede kaya yung panganap ng ano, sa inahin na sa 12 to 15. Sabi natin na nagiging costing po dyan sa pagkain, is 3 baboy. Kapalit nung pagkain na pinapakain ko. Pero ang isang baboy po, pagka tayo partner ko rin po na may kingery, binibili ko pa rin po yun within 1,500. Dahil ako naman po ang papakain, hindi na po ako natin. Pero pag sarili ko pong inahin, wala na po yun. Kumbaga, 700 lang po ang gastos ko, iyang pigil na po yun. So, yun po yung naging yan. Ito po, pumunikita po ba talaga. Kasi doon na po sa 1.5, tapos ayan yun yung feed. Sabi kami natin magagastos na tayo ng feed sa loob na 3 months, 2,000. So, 3.5 na gastos. And the rest of that, 1.5, makapasok pa po sa bigs natin. Yes po, sa manpower, makapasok naman po siya sa safety net na sinasabi po natin. Safety net. Okay. Kaya nga po, sabi ko, habang dumalaki po ang alaga system, tumilit mo ang expenses ni company. Kasi, hindi naman po tayo nadadagdag ng expenses eh. Yun pa rin po yun. Kasi manpower, yun pa rin naman po. So, ang dumalaki lang po yung kita rin natin. So, bakit po tayo may mga challenges? Siyempre, kailangan po namin i-maintain yung stability ng kumpanya na hindi po tayo bumagsak. Tulad nga po ng sabi ko sa ibang mga nakakausap, pag bumagsak ang merkado ng baboy, babagsak din po ang porsyento. Bakit? Kailangan po natin i-maintain dito yung stability pa rin po ni company. Hindi pwede yung sobrang laki po na nilalabas, pero talo po tayo sa presyo ng baboy, ngayon, kung may nakakaalam po sa inyo, naka-red po ang Candelaria, naka-red po ang Sariaya, pero walang ESF na nakadeklara. Bakit po? Kumbaga, nandun po yung manipulation. Pumapangit po ang sistema ng baboy, so pumapangit po yung tayo sa merkado, so kailangan po namin i-deklara yun. Pero still, wala naman yung nakadeklara pala. So yung presyo po, inaabangan din po namin. Negosyado lang po tayo. Pero good pa rin yung kapag ka, nakapasa ka kasi mataas ang presyo. Yes. O, hindi naman. O, supply and demand tayo, mas mataas ang presyo ng baboy niyo. Opo, pero still, sabi ko nga po sa inyo, sa mga nagiging tanong, paano naman kung mapuno na yung farm? Marami po tayong lote na nakabakante. Mura, sabihin ko na po sa inyo, actually, sa Aguilar, Pangasinan, may kumag-anak po kami dyan na nag-ibenta na lupa. Magkano? Parang nasa 50 pesos, 75 pesos per square meter. Sa Quezon, magkano lang po dyan? Nasa pagka-tax date lang po, ha? Nasa 50 to 100 pesos.
Bakit yung sa Quezon muna pinito? Dahil maluwag po. Barangay permit lang, okay na po. Sino lang po may pitakalaban namin dyan? DNR. Pag wala kang biogas, sarado ka. So anong ginawa ko? Sa mismo DNR ako kumuha ng gagawa ng biogas po. Para alam nila. Ay, na meron tayo. So kumbaga, pagka nag-ano sila, nag-check na ulit sila ng mga firm. Ay, si engineer ang gumawa niyan, kaya ano na yan. Ganun lang po kasimple. Nasa negosyo po tayo. So ang kailangan natin buwa. Hindi po ba? Hindi natin kailangan magpasakal na magpasakal. Okay, so usually naman sa negosyo, pagka na masyado tayo nagpapasakal, lagi yung pera-pera. So, negosyante lang po tayo sa bagay na yon. Kaya nagtatagi ba, bakit sir, dito sa norte hindi mo lagyan? Eh, bakit napakikito na norte? Hindi mo ba? Lagi o, gusto mo nilagay. Hindi mo kapaglagay. Hindi mo ba? Kasi, ipuwepesa lang po tayo kung saan maluwa. Bakit naman ako, kumbaga, bakit naman ako nag-offer ng biological system? Nangyari po kasi, dumadami po ang biit. So ako, diskarte ko, para mabilis pabenta yung bait ko, offer ako. Parang, libreng, pag-upit ka, may masahe. Ako naman, nag-offer ako noon. Kasi naramdaman ko po yun, nung pinamahan yung pinirefarm ng pinsa ko. Actually, sa pinsa ko, backyard. Ah, medium backyard naman po yun. Kasi, yun siya sa akin, backyard, medium backyard. Yung mga medium backyard, yun yung 100 patas na po. So, yun po yung naramdaman ko. Nung siya unang-una nagpaalaga sa akin. Way back to yung video. Nung naramdaman ko po yung kino, giving share kami. Sabi ko, ay, okay. Ngayon, may mga friend po ako na nagtatanong sa akin, kung nakakabala mo, hindi maraming makakasama. Hindi ba yung mga seaman? So, hanggang nagtuloy-tuloy na ko. Sabi ko, why not? Kung kaya mo i-sustain. Pero that time, hindi pa naman ko kaya. So, nagpalaki po ako ng community na may mga pilari. May ibang partner din po. Kung mainahin ka, sige. Partner sa akin. Total, hindi mo na yung pinapapos sa father nila. Biglets na, biglets na. Ako na ang biniskap. Ako na magpaprovide na kailangan mo. Even the food shop na inahin nila. At yung city nila. Yun naman po. So, yun. Ngayon, siya sabi nila ba, okay, tanong niyo, alam ko naman nagiging tanong rin po sa isip niyo, paano pag napunan po ang farm? Okay, sagutin ko na po, ang bagay ko consume ako. May hantungan po yan. Yung 3 months tayo, kakatayo po yan. In, out lang po tayo dyan. Araw-araw may pumapasok, araw-araw din po may lumalabas. So, hindi po basta-basta napupunti yan. Ngayon, kung lumaki po na lumaki, nandun po tayo sa expansion. Actually, sabihin ko na rin po, isa sa roadmap po natin yan na ang size mo na lang is to share. May bibili na rin po ako lupa dyan sa pagadian. Kasi, nag-uusap rin po ako, Pastor, may ari po. Kumbaga, nag-uusap kami, gusto naman pag-joint venture kaysa bilhin mo daw. Ang mahirap po kasi, pagka yung nag-joint venture ka, minsan may nakikita sa decision. Which is, hindi naman siya, hindi kasi nangyari na rin po sa akin ito, kaya may inalis po ako ng na mga bagay sa Batangas. Kasi nakikailan na siya, nagpapapasok siya, ginagawa niyang Manila sa yung farm. Okay? Nangyari po, katulad na, nagkaroon po na viewing sa Riyaya. Namatayin po ako ng report na hanggang nagabay 31. Pero yun, yung mga babansot, yun po yung babansot ko rin. Yung mga, tawag doon, yung yung kondisyon yan, yung maliliit na po, yun yung kakawalay lang sa inyo yun. Naman, ang naging pagkakamali lang po, na-stress po sila, na hindi na anticipate ng tao sa farm na doon magbukaroon ng building, yung mga partners po. So, na-stress po talaga sila. So, hanggang ngayon. Pero sa salamat naman, eh, wala na po gano'n. Kumbaga, at least namatay man, yung maliit pa po, hindi pa po tayo nagsayang sa mga feeds. The feeds at sa mga farm. So, sa bagay na po yun, ngayon, sabi nga nila, marami nila po, sir, viewing naman tayo, second time, sir, viewing tayo. Kaya nga muna, baka naman maubos po, umusan tayo. Hindi mo ba? Kumbaga, yung bagay na yun, is kapal po na sumasagot. May question pa po kayo? Sir, as investor to the company, may profit sharing with you. Parang profit sharing. Parang kung matagal ka na nga, pero kung i-match lang sa akin. Opo, then kung ano lang, 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 kung ano lang,
dito naman po yung ulitin niyo lang naman. So dito po yung walang pinakalan. Sa 3 months yan. 3 months kaya lang. Kung gusto niyo po ulit bumili ng ito, pwede po. Okay. Ano po ba si F2M? Marami na nagtatanong. Si F2M po ay isang agricultural business at sumusuporta rin po sa ating entities na inaano ng ating business. Ano? Agricultural. Pagmalakas po ng agricultura sa ating business. Kasi ano nangyayari po? Napakadami po kasi pumapasok ng frozen meats eh. Hindi po ba? Ang frozen and IFM, di man sa naninira tayo, pero sure ba tayo yung frozen goods na is goods ba talaga? Di po ba? So tayo, pinapalakas na po natin ang agrikultura natin dito. Kasi sayang po eh. Napakaganda po ng bansa natin. Pagaling sa weather, di po ba? Na hindi naman pinagagamit. Then yung kulang sa support pa rin po. Yan, so kulangan din po sa support. Saan mo naman dinidiscuss ko sa kanin? Napakarami. Web market po. Kung nag-una po, ganito po yan. Ang product sales industry natin, yan, isa rin lang sa pag-aralan po. Kumbaga, kakayanin ko ba? Kumbaga, in future, kakayanin ba namin? Or para lang kami mapibilaungan ba? Okay, nag-ano na rin ako, nakilala po ako sa BIA. Tanong na rin ako, nag-anong brata ko. Sabi ko, kahit makalaki ang product sales industry natin sa isang taon, pagdating sa work. Sabi, undeclared lang po ah, declared 250 million to 270 a year. Hindi mo, kahit kung tayo mag-ano tayo dito, hindi ko natin kakayanin ubusin yun. Yung in lang naman yun, declared. Negosyante po ako. So kahit ako sa BIR, almost 25 to 30% lang ang binideklara ko.